Ay! Yan, tuloy. Ay, nako. Ah, guys, may heartbreak ako. Kung kailan naman kasi malapit na, tsaka naman kasi lumabas itong ano na to. Deer na to. Ay, nabangga ko yung deer. Tignan natin, babayin nga natin. Kung kailan malapit at saka naman siya ano. Laki. Oh. Ang kinakatakot ko dahil nga nag heartbreak application ako, baka yung load ko dahil sa sudden stop, dahil sa heartbreak application, baka whoop, tumumba na lahat. Kaya nga, tara guys, bago ko matras sa loading dock tara, tignan muna natin yung ano, buksan ko, tapos tignan na natin. Korbada. Korbada, ingat lang. Highway 3. Medyo makorba-korba dito sa lugar na to. Guys, shout out sa lahat ha. Dito tayo ngayon sa Highway 3, British Columbia, heading to Calgary, Alberta. Maliwaliwanag pa. Ito 60, sabi niya yung kurba na yan, 60 kurbada, 60 kurbada, 60. Corvada 60. Tapos may tunnel pa dyan sa Bandarian, guys. Slow, sabi niya, yan. Dikitan pa naman yung tunnel dyan. Ito. Approaching sa tunnel.
tanda lang sa mga kantong ito, lalo na pagkagabi kasi baka mamaya. Karoon ka lang ng aksidente, mabangga ka lang eh. Ganito lagi yung madaanan ko para hindi na ako magkadena. Tunnel, approaching tunnel. Maliit na tunnel. Eh, halos di mo makita eh. Kala ko mayroong kasasakyan na nakapark sa gate. Kurbada guys, medyo padilim na, hirap niya ito eh. Okay, so nandito tayo sa town na daanan. Christmas na dito. Maliit na town. Bago ang Calgary. Kaya nakatakot ko guys, baka mamaya nang dahil sa heartbreak application ko dahil sa nabangga ko eh, lahat ng mga load ko natumba pa harap ako po. Malalaman na lang natin yan pag binuksan ko yung trailer sa delivery, pag binali ko yung seal. Sila doon. Ay! Yan, tuloy. Guys, may heartbreak ako kung kailan naman kasi malapit na, tsaka naman kasi lumabas itong ano na to, deer na to, kaya anuin ko lang really ko. Ay, nabangga ko yung deer. Tignan natin, babayin nga natin kung kailan malapit at tsaka naman siya ano. Laking deer ang nabangga ko. Paano kaya ito may ano? Bote na lang, saan kaya? Ang bote, nakapreno pa ako. Buti, basag na naman yung aking ano.
Ang laki. Oh. Ang laki, guys. Ewan ko kung ilang kilo to. Sobrang laki. Buti na lang wala na, nakapatay na naman ako ng deer. Laki la. Ano ba yan? Sorry. Wala akong magagawa. Kailangan kong sambat umama. Baka mama o saan tumama sa truck. Sira na ang truck. Wala namang basag. Ang laki to, guys, ang laki. Hindi ko alam kung ilang kilo yan. But anyway, itabi ko lang. Wala na akong magagawa rito. Buhay pa yata. Ano, laki siguro. Nasa ano na kilo yan, mga 80. Ay. Sorry. Wala na, bali yung paa niya. Ah, ang paa niya. Bali na. Ayaw, kung mabubuhay pa siya, mukhang mabubuhay pa siguro yan. Sakban, tama ng truck. Silipin natin, Maggie. Agad. Ay, naku. Diyos ko, wala na akong magagawa doon. Oh, guys, alis na tayo. Wala na akong magagawa. Andito ako sa gitna eh. Wala akong magagawa. Alright, guys, tara. Road vlog na to. Bukas ko na alamin kung anong na-damage sa truck. Ayan, this truck. Tinabi ko na lang muna siya doon. Bukas ko titignan na lang yung ano ko sa baba. Hala, ano? Sa tawag nito sa bumper ko. Radyo, guys, tignan natin itong ating ano truck sa harapan. Kasi yun nangyari kagabi. Sa awa ng Panginoon, wala naman eh, ayan lang ang damage. Wala naman siyang ano tama totally na na-bend o nabasag sa harapan. Kasi nakita natin doon sa video, talagang sa harap tumama. Kumbaga sa ano eh napagitna ang tumama, no? Kaya ang kinakatakot ko dahil nga nag-hard brake application ako, baka yung load ko dahil sa sudden stop, dahil sa hard brake application, baka whoop, tumumba na lahat. Kaya nga, tara, guys, bago ko matras sa loading dock eh, tara, tignan muna natin yung ano, buksan ko, tapos tignan na natin. Tara, guys, buksan natin. Nabot tayo ng ano, gabi sa pagdi-deliver dito. Sana hindi siya ano hindi siya natumba. Yun ang kinakatakot ko eh, dahil siya nabangga kong mus. Sana hindi siya natumba. Mm.
Okay, sa awa ni Lord, wala namang problema yata. Teka, akyatin ko nga, tignan ko doon. Ayan guys, as far as I can see hanggang dito, kasi hanggang dito lang naman tayo, wala naman siya, hindi naman siya natumba o ano man, hindi ko lang alam doon sa pinakadulo doon, doon sa pinakadulo. Malalaman ko na lang ito guys pagka binalik yung papel kung meron silang claim o naman. Pero so far sa tingin ko wala naman siguro. Hopefully mamaya alamin natin. Atras lang ako doon sa duck nila na sinabi sa akin, tapos antayin natin ang papeles. Yan. Tapos atras tayo doon. Door 37 daw eh. Ano na tayo? Green light. Tignan natin sa loob yung papeles, kunin natin. Check natin sa loob, tignan natin yung papel sa loob. Kasi yun ang sabi nila sa atin. Bakit ba'y natirang dalawa? Hindi ba sa kanila yan? Okay. Ano to? Ah, bud? You unload this? What? You unload this? No. Oh, okay. You should be wearing a vest. Yeah. I'm just checking. Why did they let me to pallet? I don't know. There's papers. There's anything in the papers. There's nothing in the papers. That's why I wanna check it. What's happened here before I go back to your office, though? Oh, yeah. I talked to them. I do the other side of the room. Yeah. Puta, baka ito na, baka inayawan nila kasi may damage ba? Ano, hindi naman. Derek plus food? Ano to? Derek plus food, saan nito? Wala namang, di naman siya damage, oh. Saan nito? Bakit?
Bakit mayroon akong extra ganito? Saan pa ito? Ayos! Isisettle down ko muna to. Wala naman damage. Puntaan ko muna sa loob bago ako tuluyang umatras muna ako dito. Balik ko atras. Yung mga below blading, kunin ko pa nga yung mga ibang below blading ko doon, baka mamaya may na-miss ako na ibigay. Alright guys, nagbabalik tayo. Ayan, patay ko nga muna para marinig. Wala naman tayong problema sa ano. Wala naman tayong problema guys sa load. Nakita nyo naman binidyoan natin, hindi siya natumbaw, walang damage. Sinabi kasi dinala ko lahat ng mga ibang mga paper, kasi actually itong mga paperwork na to para sa mga custom invoice pagpasok dito sa Canada, tsaka yung mga import and export product lang. Yan ay dinala ko doon sa opisina ng ano, hindi ko na binidyoan guys kasi for privacy purposes. Sabi nila nakuha daw nila lahat yung para sa kanila. So ibig sabihin walang problema sa delivery, na deliver natin ng maayos. Ngayon meron akong tatlong extrang palita doon sa loob ng trailer ko. Ngayon ang problema ko nito, saan ko dadalhin? Ay, ang ginawa ko, tinawagan ko yung aking dispatch para sa ganun eh, i-move ko lang konti para sa ganun kasi may dadaan, para sa ganun eh maayos nila. Nagpicture ako, pinicturean ko yung ano, move ko lang kasi dadaan ito. Pinicturean ko yung aking load, sinend ko sa dispatch ko, sinabi ko sa kanila, meron akong extra. Ngayon gagawan nila ng paraan, alamin nila kung para saan yun. Kasi sabi nila dito sa loob, tinignan nila yung PO, doon nakasulat doon sa paleta, hindi daw sa kanila. Ay, ang problema ko ngayon, sana magawa nila agad ng paraan, baka abutin na tayo na naman ng ilang araw dito. But anyway, pupunta muna ako sa truck stop kasi bawal mag-parking dito guys. Alright guys, just to be update lang, hanggang ngayon inaayos pa dispatch namin, hindi ko alam kung hanggang kailan, kaya puputulin ko na muna itong video natin ito dito, no? At least naman kahit papaano nakita natin wala tayong naging problema sa load natin dahil nga dun sa pagkakaroon ng banggaan, yung nabangga kong deer nung nakaraan, no? Laki nun eh, laking ano, sarap sana sa Pilipinas lang yun, kaso nga lang dito kasi sa Canada guys, may rules yung mga wildlife animal na yan, hindi mo po pwedeng kunin kung nabangga mo. May mga rules yan eh. It's either itabi mo siya, kasi salubungan yon, as you guys can see, salubungan yung karsadang yon, at gabing-gabi itabi mo para hindi maka-aksidente. Or either itawag mo, since hindi naman ako nakatawag kasi yung panahon na yung lugar na yun, wala naman kasing signal sa lugar na yun, napakahirap ang signal. So ang ginawa ko, itinabi ko na lang, nakita nyo naman sa video, I move it properly, yung nabangga natin. But anyway guys, antayin ko lang muna sila dito kung anong sasabihin nila sa akin bago ko dumiretso dun sa kung saan man ang next dispatch natin o next na reload natin. Para mga kaibigan, ingat-ingat kayo lagi, lalong-lalo na guys sa pagdadrive nyo sa gabi. Pasalamat na lang ako kasi may moose bump ang aking truck. Ipapakita ko lang sa inyo, may moose bump si Cordapia, kasi kung walang moose bump si Cordapia guys, tiyak yan. Sinisigurado ko sa inyo, pasag na sana o pasag na yung aking radiator. Ayan, sa laki ng deer na nabangga kong yon, tiyak
warak ito kung wala tong musbump. Yan ang kagandahan, guys. But anyway, guys, maraming salamat ulit, no, sa inyong walang sawang panonood at pagsupport sa video vlog ni Lakay. Once again, it's Lakay Trucker here. Ingat kayo lagi. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video vlog. Peace up, guys. Bye-bye. Lakay Pinoy Trucker.